sinabi mo sa iyong mga pastor, kapayapaan niyo ko sa iyo, ngayon kapayapaan binibigay ko sa iyo. Ngayon mo ang aming pananampalataya, duwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisan sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ka. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na lagi ng sumayon. At sa iyo. Bigay ang kayo ng kapayapaan ng Jesus. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nakaalis ng mga kasalanan ng sanin at ang mapalag ang mga inaanyahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako matapagdapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling mo ako. Thank you.
para sa pagdiriwang ng ginintuang propinayo ng Diyos sa Sisnan San Pablo. Ang isasagot po natin, luwalhati at papuri sa iyo magpakailanman. Ama nasa langit, sa iyong awa, natitipong kami bilang isang sambayanang makahandang tumalima sa iyong panawagan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng naganap sa lumipas na 50 taon, sa lahat ng mga biyayang aming naranasan sa ngayon, at sa lahat ng iyong mga pangako sa hinaharap. Tugon po. Panginoong Jesus, luningning ng kaluwalhatian ng Ama, dakilang pari ng bago at walang hanggang tipan, ikaw na nagbibigay lakas sa aming obispo, mga pari at religyoso, upang maging tanda ng iyong presensya sa mundo. Ikaw na nagsusulpo sa kanila upang ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng taong may mabuting kalooban. Tugon po. Espiritong Banal, Panginoon at Tagapagkaloob ng Buhay, ikaw ang nagbibigay ng lakas sa lahat ng mananampalataya. Sa iyo nagmumula ang paghahangad namin upang sumapit ang kaharian ng Diyos dito sa lupa para lang sa langit. Ikaw ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin sa pamamagitan ng iyong pitong biyaya upang lumakad kami tungo sa lagusan ng kaligtasan at humimlay sa kandungan ng mahabagin yakap ng Ama. Tugon po. Lahat, papuri sa Ama na ginawa tayong kanyang kawangis. Papuri sa Anak na sa kanyang kamatayan tayo ay masakit. Papuri sa Espiritu Santo na binabago ang mundo. Tanggapin mo na nawa ang hangad naming panalangin at dalhin kami pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo naming Panginoon. Amen. San Pablo, unang ermitanyo. Mahal na Birhen ng Awa. San Martin, patron ng mga may sakit. Ama naming mapagmahal, tinatanaw namin muna na loob ang banal na kay kinabang. Alinilog namin ng Espiritu Santo ay magumabaw sa katotohanan namin ng kanyang kinigil ng iyong kadakilaan. Upang ang iyong kagandahan loob ay manatili sa aming palagian. Sa pamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa namin. God. Amen. Hindi nagpapasalamat sa sponsor po ngayon sa gabi nito, ang Carmen Homes, LCM at Corpus for Christ. Bukas po ang araw po ng kapistahan ng ating mahal na patron, 6:30 a.m. First Mass, ang sponsor po, Senior Citizens at Elina One Chapter, Senior Citizens Holiday Homes Chapter. Susundan po ito ng 8 o'clock a.m. Second Mass. Sponsor po, Homeowners Association of Patilinawan and other villages. Kasunod po ulit ang 10 a.m. ng Celebrated Mass. Ang celebrant po natin, si Bishop Benaventura Formatico. Ang mga sponsor po, GES, PPC at PFC. Sa gala po, alas-onse po ay may baptism po tayo. Sa ikadalawa po ng hapon, may palaro ang San Martin, Care of Friends and Devotees of St. Martin. Sa ikaapat po ng hapon, Procession of St. Martin with all villages patron. At ang 6:30 p.m. po, ito po yung huling misa po natin. Marami po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa itong mga programa at mga proyekto, lalong-lalo na po ito ang ating siyang araw ng pag-inabena sa ating patron.
tumutulong para po makapag-iwag tayo ng kapistahan sa pangalan ng isang mga divorce. At patuloy po natin ipanalangin, no? Patuloy natin ipanalangin na yung pong ating apostolate, no? Na nawa po ay isang bahagi po na maibulog natin, no? Na sana po ay makapagmalangkas pa tayo ng mga programa para po sa mga may sakit. Isa na rin po rito, rito ay siguro po yung information dissemination. Isa, sabi ko nga, may pag-ugnayan tayo sa mga organisasyong pang-gobyerno at saka mga NGO. Katulad po, halimbawa ngayong taon nito, sa kahit po sa akin nabasa ay kahit na raw hindi ka indigent, as long as ikaw ay nag-a-under ko ng mga medical na gawain, katulad po rin po na ikaw ay naka-confine, dialysis, eh pwede kang humingi ng tulong sa DSWD. Kailangan, hindi naman lang po hanggang magkaano at kung papaano yung proseso. Pero yun po naman ay nabigyan natin ng higit ng pagkakataon na tayo rin sa pamagitan din po ng ating pagkilos ay maging daan din po para makatulong tayo. Hindi mismo magagaling sa atin, maging daan din ho kasi baka kailangan nila na kung paano yung pamamaraan. Pero yun po, ano? Yun po yung ipadalangin natin. Sana po ay makabalangkas pa tayo ng mga programa at ng mga grupo para po tayo ay tumulong sa mga may sakit na isa sa mga pamamaraan na ipinakita po sa atin isang mating divorce. Well, kasama na rin po rito yung ating panalangin. No? Pero hindi lang ang panalangin. Programa na pwede natin gawin, no? Sa ayon po sa ating makakayaman. No? Kailangan, sabi nga po natin, hindi na kailangan natin yung kalinangan na ito yung ating apostolate. Ito yung ating apostolate. Bakit? Ulit, babalik, babakitin na kasi tayo ay mga isinilang sa taas. Tayo ay patungo sa langit. Ito yung ginagawa ng mga tao patungo sa langit. Ang gumawa ng mabuti. Kasi tayo ay para sa langit. Hindi tayo para sa impero. Kaya natin itong ginagawa. Bakit? It is our identity. Ang gumawa ng mabuti. Bakit? Tayo ay isinilang para sa Diyos. Magkita yun. Sumayin niyo ang Panginoon. Magbalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos.